9 years na tayong kumakain dito. Ha? I order the same thing. We order the same thing. Naiihi ako, Darius. Ikaw na lang mag-order para sa akin, ha? Asan nga ang CR niyo dito? Hindi rin niya alam kung saan ang CR dito. Ano yan nangyari sa asawa ko? Pwede bang hiramin po muna to para makausap ko si Mamita? Sige po. Sa inyo po muna yan. Berta? Hindi man lang niya napansin na iba ang in-order ko para sa kanya. Something is definitely wrong with my wife. Naisip ko si Farah parang bigla-biglang nagbago siya. Bigla siyang bumait. Nagbabait-baitan lang yon, Darius. Kalilimutan. Siya ang pumatay kay Vince. Bro, kung si Apo Berta yung spirit guide, malamang siya din na nagsabi kay Mamita ng pagpapalit ng katawan niyo ni Farah. Bro, kailangan natin siyang mahanap. Malaki ang maitutulong niya kapag nalaman na ni Darius yung totoo. Sinasabi ko na nga ba eh. Niligaw mo ako kagabi at sinadya mo. Traitor ka talaga, Joyce. Hoy! Never ako naging traitor sa best friend ko, ah. Joyce, anong never kang naging traitor? Eh, halata namang magkakuntsaba kayong dalawa, eh. Sinadya mo akong iligaw kagabi para masolo niya si Darius. Nailigaw kita kasi tatanga-tanga ka. Wait, Joyce, tama na ba kung ano pang masabi mo sa kanya? Hindi! Tama na pagpapanggap natin kasi ayoko na rin magpanggap na kaibigaw ng babaeng to! So, alam mo na pala. Matagal na. Hindi ikaw ang best friend ko, Farah. Kung impostora ka, kung kami ni Lucy tawagan namin, bro, ikaw, totoo kang bruha! Bruha? Tingnan lang natin pagkatapos kong sabihin kay Darius na pinagtutulungan niyo akong dalawa. O, edi tingnan lang natin kung hindi magtaka si Darius na mas kinakapihan ko si Farah kesa sa'yo. E ba diba, dekada na tayong magkaibigan. Ano? Oh. Puntahan natin si Darius. Kung magsusumbong ka kay Darius, dapat noon pa. Pero hindi mo magawa dahil alam mong hindi siya basta maniniwala sa'yo. Kaya sige, magkampihan kayong dalawa kung gusto ninyo. Kahit isama niyo pa si Mamita. Kahit magtulong-tulong kayo, hindi kayo basta mananalo sa akin. Ikaw talaga. Sana hindi mo inamin sa kanya na may alam ka. Baka paalisin ako ng bahay. Hindi ko mabantayan si Mamita. Sorry na bro, hindi ko na kasi talaga kayang magtimpin. Nanggigigil talaga. Umuulo yung dugo ko sa bayan eh. Sige na, mauna na ako. Kailangan ko nang bumalik sa compound. Baka makahanap pa ng butas sa akin si Farah. O sige na, ako nakukunta kay Apo Berta. Babalitaan kita pag natawagan ko siya. Oh, love. Nangyari? Nakita ko kasi sina Farah at Joyce magkasama. Oh. Close na sila. Love, unti-unti nang inaagaw ni Farah sa akin ng mga taong mahal ko. Una si Mamita, tapos ngayon naman si Joyce. Love, tingnan mo na. Baka hindi naman tama yung agaw ang right word. Baka naman si Joyce kasi eh nare-relax na kay Farah dahil nagbago na siya. For the better. Kampi ka na rin sa kanila? Pati ikaw hinaagaw na rin niya sa akin? No, not me. Hindi ko gagawin kay Farah yon. Alam ko, may tiwala ako sa'yo. Pero kay Farah, wala. Kaya pwede ba? Huwag mo na lang hayaan na makalapit siya sa inyo. Para na rin sa peace of mind ko. Kung magkalala, hindi mangyayari yan. Okay lang. Relax. Sige lang. Pasok lang ako sa loob, ha? Sige. At 9 years na tayong kumakain dito, ha? I ordered the same thing. We ordered the same thing. Ako, steak, medium well. And ikaw, yung steak lang naman din pala yung order ni Lucy. Hindi man lang niya napansin na iba ang in-order ko para sa kanya. Something is definitely wrong with my wife. Nakausap ko na si Darius. Kaya kung ano man ang pinaplano ninyo ni Joyce, i-cancel niyo na. Dahil wala kayong magagawa laban sa akin. Huwag kang masyadong kampante, Farah. Dahil matatapos na din ang pagpapanggap mo. Lilitaw din ang totoo. Paano?
Walang tao na sa matinong pag-iisip ang maniniwalang ikaw si Lucy. Naniniwala sa akin si Mamita. Hello? Wala sa tamang pag-iisip si Mamita. Puros ungol na lang ang nagagawa niya. Hello? Good news, bro. Nakausap ko na si Apo Berta. Anong iningiti-ingiti mo dyan? Baliw. Matatapos din ang lahat ng ito, Farah. Mababawi ko rin ang buhay na inagaw mo. May pinaplano talaga sina Lucy at yung best friend niyang si Joyce Nye. Kailangan nating malaman kung ano. Eh di ba nag-usap na kayo ni Darius na kahit na ano gawin nila Lucy, eh safe ka? Siyempre, chika ko lang yung kina Lucy para hindi nila kausapin si Darius. Pero sa totoo lang, Nay, napapansin ko minsan iba na ang tingin sa akin ni Darius. Anong ibang tingin? Alam niyo yung kapag may tamang duda kayo sa isang tao, ganong klase, Nay. So, nagdududa sa'yo si Darius? Siyempre, sana hindi. Pero nakwento ko naman sa'yo kung anong nangyari kagabi, hindi ba? Munti ko nang hindi malusutan yung mga tanong sa akin ni Darius. Eh, tungkol lang naman sa pagkain yun. Paano na lang kapag nagtanong siya tungkol sa isang bagay na hindi ko alam ang sagot? Mabuti na lang lumabas na yung tunay na kulay ng Joyce na yun. At least bawas na siya sa mga kailangan kong intindihin. Kina Darius at Jessica ko na lang kailangan mag-effort niya. Ano kayang pinaplano nila Lucy laban sa'yo? Apo Berta? Ikaw? Ikaw ang sumasanib sa katawan ni Lucy. Hindi ho. Ako ho ang totoong Lucy. Opo, Apo Berta. Totoo po yung sinasabi niya. Siya po yung totoong best friend ko at hindi yung babaeng nagpapanggap sa compound ng mga rigor. Apo Berta, nagsasabi po ako ng totoo. Di ba spirit guide kayo? Makikita no na ibang taong yung nasa katawan ko ngayon. Mamita, pwede ko hubang kausapin sandali si Aling Biring. Meron lang ako itatanong sa kanya. Ano po yun, sir? Aling Biring, meron ho ba kayo napapansin lately sa asawa ko? Ay, sir, baka po magalit sa akin si Ma'am Lucy. Anak, atin-atin lang ho ito. Kailangan ko hong malaman. Eh, una po, madali po uminit ang ulo ni Ma'am. Kesa nung dati po na halos hindi tumataas ang boses niya. Tapos medyo tumaray din po si Ma'am Lucy ngayon kumpara po dati. Yung po mga halaman, alaga po niya yan. Pero ngayon, pinabayaan na po niya. Ang galing nga po eh, kung ano po yung ikinapangit na ugali ni Ma'am Lucy, eh, siya naman po ikinaganda ng ugali ni Ma'am Para. Kaya po siguro, nagustuhan siya ni Ma'am Asod
Di ba po, ma'am? Love mo na si ma'am para. Sabi ko sa'yo, sir, eh. Napatawad na ni ma'am Ason si ma'am para. Ah, isa pa. Siguro po yung pinag-usapan nila ni ma'am para tungkol kay Apo Berta noong isang araw. Eh, para po siguro na humingi ng tawad si ma'am para sa kaluluwa ni Sir Vince. Tama po ba ako, ma'am Ason? Gusto pa rin ba ninyong makausap yung scammer na spiritistang yan? I-refer po kayo sa akin eh, mamita. Dahil may alam po kayo tungkol dito. May duda na po si Dario sa puberta. Baka ho, pwede niyo siyang kausapin. Ako ang sinisisi ni Sir Dario sa nangyari kay Ma'am Ason. Malabong maniwala siya sa akin. Ano naman ang sasabihin ko? Hanggang ngayon, hindi ko alam kung paano kayo nagpapalit na katuwan, Farah. Dati hong manggagamot si Uncle Ernesto. At isa siya po yung tatay ni Farah. Marunong din siya mag-astral projection. Naalala ko po, tinuro niya to sa amin noon at nagawa ko rin noon. Ito po ba ang dahilan kaya kami nagkapalit ng katawan ni Farah? Maaari. Maaring astral projection lang yung ginamit ni Farah para magkapalit kayo ng kaluluwa. Bakit pa huli niyo gusto kausapin yun? Di ba yun ang dahilan kung bakit kayo na-stroke? Mamita, please. Huwag niyo na makakausapin yun. Kaya ho kayo nagkakaganito eh. Eh, baka po talaga hindi totoo na si Apo Berta ang dahilan kung bakit po siya nagkasakit. Eh, sa totoo lang po, mabuting tao po si Apo Berta. Marami po siyang natulungan na tao doon sa probinsya namin. At higit sa lahat po, sir, hindi po siya scammer. Mamita, gusto niyo ba harapin ko siya para magkausap kayo? Apo Berta, matutulungan niyo po ba ako makabalik sa katawan ko? Susubukan ko. Magsasaliksik ako sa astral projection. Kaya lang, kaya lang po ano. May naging kliyente kasi ako noong nakaraang taon. Sinapian na masamang espiritu. Pero kahit na anong gawin ko, hindi ko mapalaya sa masamang espiritu na yun. Hanggang sa pinawian na siya ng buhay. Ano naman hong kinalaman nito sa amin ni Farah? Hindi ako pinatahimik ng kasong yun. Kaya nagsaliksik ako at natuklasan ko ng isang possession. Kapag sumapit ang isang solar eclipse, ay hindi na makukontra. Kaya Lucy, kapag hindi ka nakabalik sa katawan mo, bago sumapit ang isang solar eclipse, habang buhay ka na sa katawan ni Farah. Love, teka muna. Kailangan ko yung tulong mo. Hindi lang ako sure kung tama ito. Pero para to kay Mamita. Ano ba yun? Mamita, wait lang ha. Huwag ka na muna manggulo kasi may pinag-uusapan pa kami ni Darius. Love. Ano ba kailangan ni Mamita? Love, kailangan ni Mamita ng caregiver. Para sa kanya yun. Di ba sinabi mo sa akin? Gusto mong iwasan ko si Farah.
Well, magagawa ko lahat yun kung hindi na nagpupunta dito si Farah. Bakit hindi mo na lang paalisin si Farah? Yan. Yan na nga. Yan ang ayaw ni Mamita. Okay, fine. Oh. Bakit ganyan ka kumakatingin sa akin? Gandang-ganda ka sa akin. Ano na? Oh, siyempre. Of course. Manang, mukhang good mood tayo ah. Ay naku, Isaac. Feeling ko, makakabawi na rin ako sa nangyari kay Mama Sol. Malilinis ko na yung pangalan ko at ni Apo Berta. Oh, ano ko ba hindi na kayo sasausaw sa mga issue rito? Ah, bakit? Sumagot lang naman ako sa tanong ni Sir Darius ah. At tama ka. Mukha talaga hindi galit si Ma'am Ason kay Apo Berta. Bakit ka mo? Eh kasi pati si Sir Darius, pinapahanap niya si Apo Berta. Oo, nahihiwagaan na talaga ako sa espiritista na yan, Manang, ha? Ako rin. Ano kaya alam niya, no? Pero di bale, hayaan ko na si Sir Darius ang dumiskarte doon. At ako, interpreter na lang ako ni Ma'am Ason. Okay yan. Tamang distansya lang. Pag nalaman ni Ma'am Lucy, napo, baka ikaw naman ang pag-iinitan yan. So true. Pero ito pa, alam mo ba na nagtataka na si Sir Dario sa ugali ni Ma'am Lucy? Aba, tinatanong ba naman ako kung meron daw ba ako napapansin sa ugali ng asawa niya? Eh, anong sabi niyo? Eh, di ko ano'y napapansin natin. Ay! Apo Berta, huwag naman kayong manakot ng ganyan. Bro. Bro, may eclipse nga sa darating na Sabado. Pero Lucy, wala akong may papangako sa'yo. Tutulungan niyo ba kami kahit alam niyo na astral projection ang nangyari sa amin? Maaaring astral projection na ang susi sa pagkakapalit niyo ng kaliwan ni Farah. Pero hanggat hindi natin alam kung paano itong gawa, hindi tayo makakaisip ng paraan para ito makukuha. Mukhang hindi na ako makakabalik sa katawan ko. Bro, marami pang pwedeng mangyari. Malay mo makonsensya si Farah at ibalik yung kaluluwa niyo sa dating yung katawan. Malabo na yon. Nakita ko. Iniisip niya talaga na anak niya si Cheska at asawa niya si Darius. Iniisip niya na buhay na niya yung buhay ko at hindi niya bibitawan yon. Si Apo Berta na lang talaga ang pag-asa ko eh. Bro, sorry. May alam lang ako dyan sa astral-astralayan. Nakipagtulungan na ako kay Apo Berta. Ay, kung buhay lang talaga si Uncle, alam kong natutulungan niya ako eh. Bro, naalala ko, may libro siyang tinago dati. Pinag-aralan yun ni Farah eh, pero bawal kaya tinago niya. Ibig sabihin, malamang doon natuto si Farah kung paano magpalit yung kaluluwa ng katawan namin. Pag nahanap natin yung libro niyan, makakabalik na ako sa katawan ko. Makakabalik na ako sa buhay ko at
makakasama ko na ulit ang pamilya ko. Ay, hangganan ang pagpapalit ng katawan at kaluluwa namin. At kapag hindi kami nakabalik sa katawan namin, matatrap kami sa katawan na gamit namin. Maaga mali si Sir Darius. Si Ma'am Lucy naman, kakalis lang. Sandali lang naman ako. Hanapin ko lang yung blazer na hinaram ni Lucy. Yung kaya yung libro? Joyce! Mabuti na rin at tinawagan mo ako kasi may kailangan kang malaman tungkol sa asawa mo. May mga napapansin ka bang pagbabago sa asawa mo?